Disgraceful at isang scam. Yan ang tawag ni dating US President Donald Trump sa civil fraud case ay sinampalaban sa kanya at sinimulan ng litisin sa New York Court sa Amerika. Ang kaso'y kaugnay sa aligasyon ng State Attorney General ng New York na in-overvalue ni Trump ang kanyang mga asset at net worth noong 2011 hanggang 2021 para makakuha ng magandang bank loans at mas mababang insurance premiums. Sa opening statement na nagsampa ng kaso laban kay Trump, sinabing mahigit $100 million ang nakuhang benepisyo rito ni Trump. Ayon naman sa kampo ni Trump, legal ang lahat ng transaksyon para kay Trump at sa Trump Organization. Nang humarap sa media, sinabi ni Trump na nagsasayang lang sila ng oras at tinawag na corrupt ang Attorney General. Hiling naman ang Attorney General na magbayad si Trump ng hindi bababa sa $250 million at mahinto siya at dalawa niyang anak sa pagninegosyo sa New York. Dapat din daw pagbawalan si Trump at ang kanyang organisasyon na gumawa ng mga aktibidad kaugnay sa commercial real estate. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.